explanation ko. Pero, imagine, brother, game ko, ang lupit ng intro, may mga ganyan na, mahal. Sila yung nakatayo dun. Grabe, no? Ay, pag-zoom out. Men, sabi ko nga sa'yo, production value eh. Thank you, Kuya Wolf, sa pagsama sa amin. Pero dyan ka muna. Sige, kami na bahala. Blaker out si Ted. Suntukan ka agad. Si Jay talaga mainit. Gatas talaga is life. Men, feeling ko it was a bad call din para kay Tets na masyado siyang lumaban dun sa area na yon. Kasi you don't really have the damage. Kahit sabihin mo may pagpaluan ka, parang lalamang at lalamang talaga sa iyo ang Valir. And may chance pa ang Valir na istan ka. Pero si Jay, tignan mo kung paano niya gawin. Itong trabaho niya, he just goes in, tries to stun them, tapos kapag kalalaban na sila, dun siya medyo, dun siya medyo bumaba. Kahit pa paano, walang bawi. At syempre yung Valir, level 1 pa lang, pwede siya makapatay kagad eh. Syempre with the extra passive, the stun proc, diba, nung putok-batok technique. So, we shall see as Season 2 will secure the crab coin, pero ang dami nakuha ang objective dito ng Season 3 champion. Aray, ang sakit, pero Season 2 champions, they're doing great. 3-4 yung kanilang placement ngayon sa gold. Pero First Blood will go to the hands of the Season 3 champions. Si Ako dito still wants Lusty. Pero si Jay, aalalay pa rin. Doon sa may baba, yeah. Jeff Cutie Forever. This is one of his favorite heroes din. Kumbaga, nakikita lang talaga si Jeff dito kung paano siya maglaro ng mga ibang previous seasons. Kilowash will go down 100%. Lusty dito tutulong. Pero I don't think Lusty can really do anything. Few! Makukuha pa ba nila yung kill kay Lusty? At ang daming pumupuntang kill para kay Few. Ang lupit ni Kuya Pew dito. Ano ba? Bumiblink in pa! Kumakagat! Oh, pero nasan dito na fireball? That is of course the Tyrant's Revenge plus the Bouncing Baby Ball. LD will just support him out. Season 2 champions will get pick-offs. Pew! Na meron siya mga clutch outplays dito sa top lane. At yun pa yung nagbigay ng bawi dito sa Season 2 champions. Kuya Butters, pinag-usapan kanina na yung win condition dito ng Season 2 ay makukuha natin sa matagalan dahil nga Hellcurt to, pero 3 kills agad. Actually, 4 kills agad ang nakuha ang XP ni Pew. And sa tingin ko dahil doon, pwede sila makalamang. Galing ni Ryu. Galing ni Ryu doon. Ang ginawa ni Ryu doon, pinpoint niya talaga na mahuli na lang doon si Pew dahil wala na rin siyang mana. Yako dito going for JJ dito, hindi makakagalaw. Lusty trying to go for the help, pero hindi kakayanin. Di dito with the help, with the assist, and that might be another kill going to the hands of Yako, pero masyadong makunat si Lusty dito. Ryo, on the other hand, mananakawan ata siya ng blue, pero sabi ni Jeff Cutie Forever, tara, tulong-tulong tayo, pero I don't really think Jeff can do anything right now. Nastan si Jeff Cutie Forever dito, he will pop up that purify, pero sabi ni Yako, papasok ako, and mawawala ata yung buff na nanakaw nila. Ryo dito doing a great job controlling things, pero alam mo, yung 7 kills na meron dito yung Season 2 champions is because hindi nagiging maingat dito yung side ng S3 champs. Yeah. And I think it's all because of D din. Sa kanya mga clutch, ano? Sa kanya mga clutch stun. Plus the help of Pew. Remind you, si Pew dito, naka Raptors machete siya agad. Chucky healing spree ulit. Mainit, Kuya Butters. Biruin mo, hangin lang ako makita ng Hellcurt na gano'ng paaga. Plus, init isa nga niya. Init just si Kilowash. Sabi ng Season 2 Champions dito, bakit nga ba matagal at mahirap ang magiging ano namin, ang magiging lineup namin, eh hindi nyo naman pinapahanil yung Claude. Kumbaga, hindi naman to in Claude. So, ibig sabihin, yung Claude, matagal pa ni Jeff Cutie, mamaya niya pa makukuha yung item niya, Kuya Butters. Hindi ito yung isang Claude na usually nating nakikita sa mga laruan. Kumbaga, kung matagal siya, mas matagal sila. Oo. And battle of Tagalan. Dito, pero sabi ni Jeff dito, sige, papabilisin natin ng onte. Blazing Duet, pag-clear ng waves. And Ryo and the others really need to pick up their slack dito. Kilowash on the other hand, Disanya, nahuli siya dito, and this might be the turnaround. And look at this, Kilowash! Look at him! Uy! Grabe si Kilowash doon. Alam mo, isa yan sa mga one-on-one lords talaga eh.
Sige, luwas eh. And usually, si Desanya, masyado rin niyang in-overextend yung sarili niya, Kuya Butters. And I think, ang pwede nating i-note dito sa laban na to is, egos talaga sa Lotus eh. Egos talaga, pre. Wala nga yung item sa laro eh. Paano pa kaya pag nandyan na talaga, dina-egon ka na talaga? Oo, nako, neto. Minus nandito si Kuya Jay, pero pinuputok niya lang kanyang mga fireballs. Lumabas ang payong dito, ladies and gentlemen. Pero Butters, look at the map right now. Few owning the bottom side, getting all of the objectives. Butters, hindi ata natin nasabi kanina, naka-petrified din si Pewd. I think that's the reason why lamang siya sa mga exchanges kanina doon sa top lane. Yung nakakatawa dito sila, Jet Cutie, para ever kung wala silang Purify, matamaan sila ng Petrify. Goodbye! It rhymes! Totoo yun! Tsaka ano eh, marang matik eh, pagka silence mo, may extra magic damage ka, may kalmot ka pa. Kaya medyo sabi ni Pew, anong late game, Kuya Manjin, Kuya Butters? Early game pa lang, papakitaan ko na kayo ng damage. Kasi ako dito na ako nakasipa pa, pero ito, Desanya, tutulong naman sa pinakalikod. Pero yung ano, yung siege minion, hindi tinantanan siya, hindi tinantanan nung Tore. Matik yan. I think Yaku is utilizing the cannon para sa kanyang advantage to push that tower. And with this, napipresyo na ngayon ang Season 3 kung saan sila didepensa. Sino nga ba ang kanilang poprotect? Ah! Yun na! Binagsakan ng bulalakaw na yelo! Tigan! Tumangko si Lasty! Bait lang pala. Debated! Pero basa siya, Tore. Grabe naman yung ano doon. Yung buhos ng mga skills. Oh, and this is going to be a trend for this certain format of picks and bans na magba-back and forth tayo. Kasi isipin mo na lang, naglalapag ng mga bomba, tapos medyo susubukan ng ibang team na ayusin lang yung... Alam mo yun, tamang sakto lang yung kanilang mga picks. So you have to really expect these kinds of setups para dito sa MCI. Now, may kita ba tayo mga teams na mag-3-0? Probably, pero napakaliit ng chance na yon. Kasi talaga nagbabago-bago talaga yung mga ano natin ngayon, yung mga heroes natin ngayon. Yeah. And man, I think dapat hindi ka na nagpalit ng prediction ko, Butter. Kasi yung Season 2 champions, feeling ko, nakuha na nila yung groove na gusto nilang makuha. Men! Sa ganitong game. Men, okay lang yan. Nag-enjoy lang naman tayo. Oo nga eh. Nag-enjoy lang tayo. Na-enjoy ko lang to. Bihira yung mga ganitong chance. And technically, it's not as serious as yung MPL. Pero alam mo, there are times na talaga kailangan mo nalang mag-enjoy sa buhay-buhay. Pero right now, there is something happening into the middle lane. Ryo going for that Shogyo Mogyo. Tingnan natin si Desanya dito. Tumakbo sa may likod. Unstoppable force. Desanya still trying to get away. Pero damage output isn't really enough. Yeah. Season 3 champions, they're hanging by a thread. Season 2 champions, they're looking really great. Yeah, I think yung early game dito nawala para sa side ng Season 3 champions, that Star Moon won't connect, pero the story is the same. Season 2 champions creating space for Pew to farm and for Pew to make plays all throughout the map. Yung AoE capability dito ng Season 2 champions, yung dumudurog sa pangarap ng Season 3 to take this to a 2-0. Bakit, Kuya Butters? Ang dami nilang setup eh. Mm-hmm. And sobrang commendable si D dito as a support. Hindi tayo si D pare. Ang dami niyang tinatamaan ng kanyang Pride of Ice. No. Yung passive ng Aurora na stun, laging on point, laging on the right time. Tsaka hindi siya dito na binabato niya gamit yung ulti Yaku. Ayun na, pinatuloy. Last team coming in for the Fatal Link. Swinging overturn pa. May sinagarap kay Glua. As well, naman shoot out siya. Pero sino na infect? To si Jay. Donut ang hit. Kill. Sino mamatay? Double kill na. Si Kuya Moyaku with the second skill. Tatlo ang nawala dito sa side ng Season 3 Champions. And I think napakabilis nito game number 2. Mukhang tama ang hula ni Kuya Wolf. Pew, right now, pumasok na naman. And Season 2 Champions, ang pagbabalik, ito na ba? Ang return of the comeback. Ladies and gentlemen, 1-1 na nga ba? Ang nakikita natin, pari Butters, here we go, pumasok na naman si Ted. Maasim nga ba to? Mukhang hindi. Eh, dahil mukhang tatapusin na ng Season 2 dahil didiretso na nila sa tier 3 tower sa top lane. Okay, Season 3 Champions, they're not
they don't have an answer for this. Kilowash na 1-5 din siya dito, so you really have to expect Kilowash to not be as stellar dun sa mga ginagawa niyang bagay-bagay dito. But on the other hand, there is a Lord Take happening right now. Lord Take to Gino. Oo nga. Napakabilis, ladies and gentlemen. Teka na, wala ako. Ayun. Okay. Nahirapan din si Jeff eh, no? Wala nang siyang napatay, even though naka-bounty siya, wala kang nahirapan siya mag-farm. I think ito yung dilemma ngayon ng Claude kapag nasa bottom lane eh. Mas matagal eh, sa bilis ng laro ngayon. Man, kailangan mo lang talaga abangan dito kung paano nila i-set up yung sarili nila na in a way na hindi sila basta-bastang mabubuli dito for the side of Season 3. Kasi hindi mahanap ni Lusty yung pinaka-setup na kailangan niya gawin eh. And it's all because of D. Si D dito, hinaabangan niya, binabantayan niya kung ano yung mga dapat ginagawa dito ng other team, and pinipigilan niya. Kumbaga, with just one ultimate, nagkakaroon na ng problema dito yung S3 champions. And it really looks great for them. Ang kulit eh, pag nag-double team na sila, S3, pero ayan, mauling niya si D, pero nagpagabi na. At ayun, yung kill. Wala ka sang hihilin, tapos sabi niya, ako naman. Magiging bida ng taon dahil double kill na siya habang may nangyayaring clash doon, dalawang killed. Sabi dito ng Season 2, it's time. Game number 2 ay sa amin na 1-1. And man, with... Pag nag-double team na yung Octopus, pag nilabas na yung Octopus, bago... Game number 2, and a 1-1. Para gagamit niya rin ng Dark Knight 4.